Ang ikatlong sulat ni Juan. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kilala. May mga nagbalita sa iglesia rito, tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinilala ni Jotrefes. Ang hangad niya'y siya ang kilalaning pinuno. Kaya't pagpunta ko diyan, uungkating ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at inahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio, at iyan din ang patotoo ng katotohanan tungkol sa kanya. Iyan din ang aming patotoo, at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng panulat at tinta. Inaasahan kong magkikita tayo at makakapag-usap sa lalong madaling panahon. Sumaiunawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Isa-isa mong batiin ang lahat ng ating mga kaibigan dyan.